Wow, talaga naman ganon. Jokoy, ikaw ba yan? Yes, yes. Jokoy, is that you? Is that you? Is that you? Talo tayo dito eh. Ay! Wala, may nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Nanalo na. Ay, wala na. Ito rin. Atayo tayo lahat para dito. Ako, hindi na ako. Upo po ako. Gumadaan! Matrix? Matrix ba yun? Ito ang aking seatmate. Ayan ang aking seatmate. Seatmate. Matrix. Okay. Ang masasabi ko lang ay, bago na po ang aming mga kupita. Ipakita ang mga kupita! Yes! May mga pangalan namin lahat. Yes. Ayan. Ayan. O, Papi. Papi. Okay. Kakay. And Alex. And Alex. Yes. O, tama ba mga spelling? Yes. Makihablan nyo kami eh. Kulang lang ating hyphen. Saka, ano, medyo ito yung nagpaano sa akin kalma kasi ibig sabihin, regular na ako sa show. Alex, makakuha natin si Alex Gonzaga. Confirm na. Huwag ka mag-alala. Nandiyan si Joji Dingkong at pinapirma ka na niya. Okay. Pero sa makwento ko lang, sa isang kumpanya, itago na sa pangalang Accenture, no? Bibigyan ka ng black mug para sabihin, adudo ka na sa opisina. Hanggang adudo yung black mug mo, nasa sa'yo ka. Tapos pag alam mo mawawala ka na, pag wala na yung black mug. So parang gayto rin yun. Parang ano, parang yun na yung you're fired. You're fired. Nawala ang yung ano, kupita. Okay, ito na po ang aming pangalawang episode. So ibig sabihin, regular na po ninyo kaming mapapanood. Yeah! Yay! Tuwing Sabado! Uh-huh. At hindi tulad nung una po nating episode na pinag-usapan lang po namin ang aming mga sariling buhay. Yes. Ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga linggo, tatlong topic ang ating pag-uusapan tuwing episode natin. Ayun. Ano ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito? Makinig kayong mabuti dahil iniisip nyo pa lang amin ang pinag-uusapan. Number one, bakit nagpapatangos ng ilong ang mga tao? Ano ba talaga ang meron? Bakit? Oo. Hindi ba na kailangan matangos ang ilong mo? Okay. Kasi mahirap yata huminga pag pango. Pagka, hindi men, maraming pango na magagalit sa'yo. Okay. Hindi ko naman sinabi na pango sila. Excuse me, pakuha po yung tasa ni Patty. You're fired! Okay, mamaya ang usapan na yan, ha? Hindi kayo makatiis, ha? Teka muna, okay. Nahahala tayong mga nagpagawa dito, ha? Okay, pangalawang topic natin, bakit nga ba mas katanggap-tanggap daw na ang lalaki ay nangangaliwa kesa sa mga babae kapag babae ang nangaliwa? Eh, kasi double standard. Kahit sa batas. I cannot relate. Faithful? Faithful? Kawawa ka sa amin mamaya, yes. Alex. Okay. At ang ating pangatlong topic, bakit hanggang ngayon pinagtatawanan pa rin ng mga Pilipino kasi pumapatay pa rin tayo at kumakain ng aso? Really? Oo naman. Marami pa rin. Ay, nako, maraming mga pruweba. At yan ang pag-uusapan natin. Tatlong topic, maiinit, pinaka-latest, ang mga opinion namin at opinion ng bayan, dito pa rin sa TikTok! Alam niyo noon, kahit sobrang halata na dinidenay pa rin ang ilan na nagpaayos sila ng ilong. Pero iba na ngayon, ha? Ang dating sinisikreto, trending na ngayon sa TikTok. Bakit nga ba obsession ng mga Pinoy ang pagpaparetoke ng ilong? Tinutokso ako dati na ilong nga daw ng baboy. Ang dami kong insecurity sa sarili ko kasi nga unang-una since yun nga yung sa physical features ko, maliit yung ilong ko. Bilang isang singer, gusto ko ring mag-artista. So, syempre, humaharap ako sa maraming tao. One time nakapag-event ako, tapos may mga nakasabayan ako, ang gaganda naman nito, parang gusto ko rin ng ganun, parang ganda ng register ng mukha nila sa camera. Tapos ako, tumitingin ako sa salamin, siguro, bakit pag ako nagpipicture, parang yung walang ano, walang, yung mga side, parang ganun. Ito si Kim bago ipagawa ang ilong. Eto na siya ngayon, ang tangos. Ito naman si Via Areli bago iretoke. At ito naman ang itsura niya ngayon, ang tulis ng ilong. Aminadong kapwa na wala ng tiwala sa sarili si Kim at Via Areli.
Naiingit din sila sa mga kaibigang maganda ang hugis ng muka dala ng matangos na ilong. Para sa kanila, ang pagpaparetoke ang paraan para tumaas ang kumpiyansa sa sarili at lumakas ang dating sa tao. Ayon sa mahigit 34 na taon na cosmetic surgeon na si Dr. John Seneca, tantsa niya mahigit 20,000 ilong na ang kanyang naayos. Rhinoplasty ang tawag sa cosmetic procedure na ito at nagagawa niya ang operasyon sa loob lamang ng 10 minuto. Usually, alam mo, ang mga Pilipino kasi talagang very conscious sa ilong. Initially, because ang ilong kasi ang pinaka-sentro ng muka. And sabi nila, 70% ng beauty ng face mo ay dahil sa ilong. Mostly kasi tayong mga Pilipino ay morena, no? Gusto natin magpaputi. Pag mababa ang ilong mo, kailangan mo patangos ang ilong. Tsaka kasi uso na ngayon sa media, makikita mo sa television, majority ng mga magaganda at magagaling na artista ay matatangos ang ilong. So na-idolize natin yung mga artista natin at saka yung mga lumalabas sa television. At maging ang kanyang anak na si Dr. Jonas Seneca, naging pasyente din niya. Mas tanggap na raw kasi ngayon ng lipunan ang magpaayos ng ilong. Kaya ang dating sinisikreto, proud na ibinubunyag at binag-vlog pa sa social media. Iniisip ko nung time na yon, maaring pag-chismisan nila or ano kasi, syempre, di ba, hindi pa ganun ka-open yung mga tao back then. Pero sabi ko kasi, kung wala ka namang ginagawang masama, di ba, I mean, glow up mo naman yun. So, sabi ko, why not? Bakit ko naman siya ikakahiya? Eh kung nag-upgrade ka naman. At sa mga can't afford sa 100,000 o milyong halaga ng opera, para tumangos ang ilong, nandyan ang nose contouring gamit ng makeup. Pwede rin daw i-exercise ang ilong sa pamamagitan ng pagpisil na pataas at pababa sa loob ng 5 minuto. At may mga nose-up treatment na nabibili din sa beauty shops. Pero mag-ingat kayo, baka lalong lumaki ang inyong ilong. Ang aming opinion sa nose job, pag-uusapan natin ngayon yan dito sa TikTok! Retoke ng ilong. Dati kinakahiya, ngayon pinagmamalaki na. Trending pa. Anong masasabi nyo? Teka muna, mag-aminan muna tayo. Sinakabakan ang aking ilong. Ano na to? Natural to, ha? Pwede pong pisil-pisilin. Okay. Dati daw kasi, ang true test na malalaman mo kung pinarito ako yung ilong or not. Pag, kasi dati sinabi, hindi ha, ginaganyan-ganyan lang. Dapat daw pa ganon. Pa ganon. Up-down. So, teka muna, so ang sinasabi mo ba, natural yan? Yes, kaya ko mag-up-down. Ako rin. Ako din. Ako rin. Laki ng butas ng ilong ko eh. Ako na, natural. Ano yan? Totoo yan. Totoo. Hanggang hindi kami nagdududa sa'yo. Ayun, Spanish, ano yan? Spanish nose eh. Wow! Saray! Thank you, Monching Sanchez, for my natural nose. Pero ito ah, no judgment. No judgment. Sa Miss Universe nga, payag na sila na transsexual. Correct. Yeah. Okay? It's about respect for choice. It's my body. Yeah. So my kung anong gusto kong gawin ko sa ilong ko, kung yan ang pakiramdam kong maganda, wag nang mag-bash, wag nang mag-judge. Uh-oh. Pero marami rin ng mga nagagandahan sa ilong na tawag nga nila pango. Right? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Whatever floats your boat. Diba? Whatever floats your boat. Kasi may mga iba, gusto talagang matangos ang ilong. Because I think of our colonial mentality. Feeling talaga natin na pag matangos ang ilong, maganda. Yun ang benchmark natin ng kagandahan. Pero yung mga Caucasians, gusto nila ng mga Asians. At kalamin sa Asians, pango. So, mga beauty is in the eyes of the beholder. Totoo. Marami akong alam na Amerikano, yung asawa nila Asian, Japanese, Chinese, hindi naman katangusan ng mga ilong nila, di ba? Ako hindi sa appearance eh. More on the day. Maganda tignan, di ba? Maganda tignan. Pero mabubuhay ka araw-araw eh. Yung danger, kasi may mga marirestrict yung movement mo. For example, sa lalaki lalo, magpapaayos ka ng ilong. Paano ngayon yan? Pagsusuntukan. Sabahan tayo pero iwasan mo ilong ko bago gawa yan. Bago gawa yan. Paano yun? Atras ka kaagad. Pero mo na, kasi... Sa mag tayo pag love making ka ngayon bilang sasabihin mo sa babae, iwasan mo ilong ko. Bakit kami may ilong sa love making? Hindi, dumidikit yan. So
So, ibig mo sabihin, doon malalaman kung gawa ang ilong ng lalaki pag umiwas sa suntukan. Oh, at pag umiwas sa... Love-making. Dati pagka umiwas ka ng suntukan, pasalamat ka. Ano ako, may ano, mahal ko ang pamilya ko, may paniniwa. Ngayon, pasalamat ka, nagawa yung ilong ko. Magpapaliwanag. pero aminin natin, kapag nagpagawa ka ng ilong, ang laki ng binabago sa mukha. Correct. Bakit nga? Alam mo, umaamin din ako dyan. Diba? Oh, confidence, eh, no? Oo. Maybe talagang yun ang standard ng karamihan sa kagandahan. Yes. Ano? Pero, hindi lahat ng nagpapaayos bumabagay sa kanila. Minsan sobra. Hindi bagay. Kasi correct. Meron akong... Depende sa gawa. Depende sa gawa. Meron akong nakita na ang ganda na ng ilong niya, maliit. Kumbaga, siguro gusto niya lang pang itaas ng konti yung ito. Yung bridge. Hindi bumagay. Parang hindi mo na makilala. Parang pawitch na yan siya. Pag ganun. Hindi na tawag na matampusa. Nagiging pusa yung na-apektuhan to. Nahihina po yan. Hindi ko alam kung kasi hindi pa ako nagbubunta sa mga klinik nagpapayos. No? Meron ba silang parang computerized na... Ito ba yung isa? May gano'n sa buhok? Meron. Para may, ano ka, may idea ka kung anong iba. Itsura mo. Pero ang nang-notice ko nga kasi, karamihan ng mga nagpapaayos ng ilong, mga babae. Diba? I don't even know of guys who... Uy, marami. Wala nga akong kilala pa. More mga babae. Tsaka mga straight guys, ha? Yes. Straight. Ah, talaga? Gulat ako. You know why? Because of social media. Lahat kasi gusto na maging star, celebrity in their own right. At nagwawagi sila. At aminin na, talagang marami sa kanila gumugwapo at gumaganda pagka tumangos ng ilong. I really don't know why. Pero ayon sa feng shui, anong sinasabi sa feng shui? Pag matangos daw ang ilong, swerte. Ay nagdadala ng yaman. Why not? Diba? Pero, ibig sabihin pati yung feng shui, maluloko mo yung mga espiritu na, ay! Kayaman ako ngayon. Tuma! Malas sa kahapon! Tuma! No, you know why? Because it can change your fate. Because you're confident now. So, mas e-enganyohin ka. Yes. Magtrabaho. Pwede. Na-trap mo. Pero alam nyo ba? Yes, exactly. Ay, ganon? Yes. Halimbawa ito ha, I'm going to be religious. Halimbawa, may hulmahan sa langit eh. Hulmahan na, di ba ginawa ka ng Diyos sa ayon sa itsura niya? Aakat ka ngayon. Hindi na ikaw yung si... Matawag sa ilong. Pangunong ginawa ko. Paano yun? Lahat paliwanag hindi na nakilala. Pero ano, para sa akin ha, talagang beauty is in the eye of the beholder. Pero sumatotal, basta everybody happy, pati mga doktor ang yayaman na nila ngayon. Yes. Kasi yan ang pinaka-in-demand na cosmetic surgery sa ngayon. Sa ilong. Pero ito yung aking observation lang. Dati, tinatago nga. Ngayon, finoflaunt na naayos yung mga ilong nila. Yun ang mas nakakapagtaka. Kasi talaga ngayon, wala nang hiyaya. Dati, nagpaayos ka na ilong. Uy, hindi ah. I-touch mo. Diba? Pero dito lang, hawag dito. Correct. ako sa opinion ko bilang lalaki, ako, sinasabi nyo, beauty is in the eye of the beholder. Ako hindi. Hindi mo kailangan magpaayos na mukha kasi beauty is in the eye of the beer holder. Cheers! Next topic, kakay! Ay, grabe! Konting inom lang, ganda mo na, girl! Hoy! Hindi mo kailangan ng alak para ma-appreciate. Kailangan mo drugs! So, ito mga lalaki na ngaliwa, bakit katanggap-tanggap? Kaysa babae. Okay, susunod na yan dito lang sa... Okay, wala nang kokontra ha, pero ang katotohanan, una, talagang mainit na issue ito on a daily basis. Alam naman natin na yung pagtataksil sa ating mga esposo o kaya sa mga karelasyon ay hindi tama. Pero ba... Pero, kawawa ka sa amin ngayon. Okay. Pero, ang tanong, bakit nga ba katanggap-tanggap daw o mas katanggap-tanggap na ang lalaki nangangaliwa kaysa sa kapag ang babae ang nangangaliwa? Panoorin niyo muna ito. Si Police Major Yudisan Gultiano, Legal Officer for PNP Legal Services sa Mindanao at isa sa nakatutok sa Women's Desk, ay saksi
sa napakaraming sumbong sa pulis na mga kababaihang kinaliwa ng asawa at sa kanyang pakikipag-usap sa mga lalaki kung bakit nila nagagawa ito, simple lang daw ang mga kinakatwiran. Based doon sa kanilang mga cases na na-handle natin, no, hindi sila kontento. Emotionally, they're not content with their partner. They don't love them anymore. And nakita nila yan sa other na women. That's most often talaga na reason ng mga lalaking nag-engage into having a mistress. Bilang isang patriarchal na bansa, mataas ang pagtingin ng lipunan sa mga kalalakihan. Dominante nga daw ang mga lalaki mula sa posisyon sa gobyerno, sa trabaho, sa pamilya, hanggang sa pakikipagrelasyon. Ang paniniwalang pagiging makapangyarihan na mga lalaki ang tinuturong dahilan kaya't walang takot daw itong mga liwa, nangingibang bahay o magbilang ng girlfriend. Tanggap naman daw kasi ito ng lipunan. Noon. Yung previous culture natin influence kung ano yung perception natin pagdating sa mga babae ngayon. Although it's evolving, hindi na as strong as kagaya dati. Yung mga lalaki nun, parang may social license sila to cheat kasi pwede siyang ma-justify ng, let's say, biological or evolutionary theories. Mas lenient tayo kapag yung lalaki yung nangangaliwa kesa sa babae. And this is also supported by research. And ibig sabihin nun is that mas mababa yung negative consequences. Pagdating sa mga babae, we have higher moral and social expectations. Pagdating sa mga babae, example is that yung mga babae expected sila na they submit to their husbands and responsibility nila to keep the family together. Marupok din talaga ang lalaki at mahina din talaga sila sa temptation. Ang pagtataksil sa asawa ay isang krimen sa Pilipinas. Kung dati ay mahirap makulong ang lalaking may kabit at kailangan aktwal na mahuli ang pagtatalik upang mapatibay ang kaso ng concubinage. Ngayon, naidagdag na sa batas ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Law na mas mabilis nang makulong ang lalaking nangaliwa kung nagdulot siya ng psychological violence sa asawa. Magpa-psychological evaluation lang sila at kung mapatunayan na merong effect emotionally, psychologically dun sa tao, that would be a good evidence. Pwede ngang makulong ang lalaki ng higit 20 taon. Ang kaso, umuulit si lalaki dahil kung minsan, kasalanan din daw ni babae. Kasi may mga misses din na mabilis na magpatawad doon sa ginawang kasalanan ng kanilang husband. At sa usaping kaliwaan, may hirit ang clinical psychologist na si Dr. Novi Grace Duquilla. Yung notion na karamihan sa nangangaliwa ay lalaki, according to current research, ay hindi na siya totoo or outdated na siya. Why? According to current research, equal lang ang frequency ng pangangaliwa ng babae at lalaki, pero magkakaiba ng rason. Teka, mukhang mas iinit ang usaping ito. Sa pula o sa puti, si lalaki o si babae, sino ang may kasalanan? Pag-usapan na ngayon dito sa TikToks. Ano yan eh, no napunta? Parang bagay. Ako biktima na ako dyan. Parang bagay. Ay, ikaw, biktima ka. Diba? Biktima nga ako eh. Pero, kwento! Sabi nga nila, marunong ako magpatawad. Oh. Nakadalawang anak pa ako. Hoy, teka, pero ang issue ito, hindi yung dapat mo bang patawarin o hindi. That's not the issue. Yes. The issue is, bakit katanggap-tanggap nagtatago na yung isang... Sorry. Not paying attention ka na eh. Nagsisimula pa lang eh. Ikaw na mismo ang umamin. Yung tanong ko sa'yo, Alex, malinaw eh. Wala mo ng batas. Talagang sa usap-usapan, sa mga sosyalan, sa mga barabarangay, talagang pag nalaman nila, oh, si Alex, may kabit yan. Ah, talaga? Okay, parang wala. Oh. Pero pag yung asawa mo nagsabing, ano pangalan ng asawa mo? Ano? Isla close. Nakalimutan mo? Baka magalit yung mistress ko. Pag si Celos yung mistress ko. Sabi na lang nating Silvia. Pag si Silvia yung mistress ko. Sorry. Si Silvia. Si Silvia may boyfriend daw, may kabit.
Hindi nakakausapin, lalagyan na ng marka sa usa noo. Correct. Yun ay ibig ko sabihin na mas katanggap-tanggap yung lalaki may kabit at ginagawa pa nga nilang status symbol pag may kabit. That's the very sad part. Nagyayabang ang mga lalaki lalo na pag may kaya. Si J3 ano kaya na siya. Bakit sa palagay mo ganun? Kasi totoo 'yung sinasabi ni ni Ate Pat kasi parang nakakadagdag ng kagwapuhan. Ego, yung parang sobrang na-feed mo yung ego na, pare, dami kong babae, ilan sa'yo, gano'n. At tanggap yun ng lipunang Pilipino kasi patriarchal. At saka yun, mga machismo, di ba yun ang tinatawag? Wait, ito, isang sample. Diba talaga? Hindi, sandali. Pag nagsalubong, alimbawa ako, asawa ko kasama ko. Asawa ko ang nanlalaki. Pag nasalubong namin yung lalaki, ang mahihiya, yung asawa ko. Mm-mm. Kasi yung lalaki, parang nakaano siya. Bakit? Yun nga, status. Pagka ko naman, nasalubong ko yung babae, ang mahihiya, yung babae. Kasi, yun ang ano eh. Yun yung parang tumanggap. May physiological sinasabi mong effect. Ang nangyari sa atin, hindi talaga siya, ganun talaga yung... Parang nature. Nature ang nangyari na. Nature. Parang laging ano ang babae... Ang lalaki ang parang ganon. You know, even nature. Among gorillas, gorillas, yung mga apes. Talaga. Gumano ka pa sa akin talaga. Talaga, ate ko rin gumano ka pa. Ano ang ibig nga ng gorilla? Tapos hindi ka ba na shit na ganon? Wait! Pinaganda mo lang, inis, unggo yun eh. Dala. Sabi niyo, nature eh. May napanood akong documentary. Ganon talaga ang mga lalaking gorilla. Gumaganon sila pagka yung asawa nila. May na-conquer sila. Oo, sila pwedeng marami. Yung babae, kailangan siya lang. May ganon kumus. Pero naniniwala ko na ang lalaki will cheat given only two circumstances. Ano? Opportunity and discretion. Ayun. Basta may chance at walang makakaalam, kahit sino pa yan. Papatulan. Papatulan niya talaga yan. So, pwedeng gawin ang babae yun. Ito, hindi ako to. Hindi ako to, ha. Sa mga kaibigan ko na to, ha. Halimbawa! Hindi! Halimbawa! Andyan na. Ang lalaki will give you the lines na hindi kami ayos ng asawa ko. Yes. Ay, naku! Pagkukulang. Kaya sinasabi kayo na ng ano natin sa DDR. Maghihiwalay na kami. Laging kailangan gumawa ang lalaki ng isang scenario na ang babae, para bumigay, will create. Laging hindi masaya. Laging may problema sa sex. Laging may pagkukulang. Pagka, yun ang mga linya. So, tatanggapin na lang. Pero ito ha, which is usually true. Eh, yung talagang binibigay na, real talk. Ganun talaga. Kasi the sad part is nga, ang mga babae, pag may asawa na, karamihan, hindi ko sinasabi lahat, nagpapabaya. Kaya yun ang nagiging, bakit sila napapatingin sa iba? Kasi nagmumukhang losyang, nasa bahay na lang, hindi nag-aayos. Ano tanong ko, Pati? Ano ang tanong ko? Sino ba nag-invento kasi ng kasal? Eh, yun na nga. Exactly. I agree. Ako, dapat parang driver's license na lang yan. Every 5 years, renewable. Diba? Because it's a marriage license. So why can't it be like a driver's license? Now you can renew after 5 or 10 years. Sabi nung nakatatlo na. Ay, talaga ba? Two pa lang. Renew. Correct. For the girls. Kapag yung lalaki ba, may asawa na, mas desirable. Kasi may stability. Alam mo nang willing mag-commit. Hindi. Mas attracted ka ba sa, for example, ikaw, single. Ako mas ha? Attracted ka ba sa lalaking may asawa or wala? Chika to ha. Meron akong naging friend na, ano na siya, may kasama na siya sa buhay, pero hindi pa sila kasal. Matagal na sila. So, minsan talaga, kaya naisip ko din na parang laging sinisisi yung babae pag sa mga ganito ha. Kasi, kung ikaw babae ka, at alam mo yung tao ay masaya sa isang relasyon, or sabihin na natin, may pagkukulang man yung babae. Pero ikaw, dapat para sa akin, iniisip mo din, paano kung ikaw yung nasa sitwasyon ng babaeng yon. Yung, so, sa akin, hindi ko talaga iaano yung sarili ko. At gustong-gusto ko yung lalaki. Parang ako sinabi ko. Sinabi ni Alex. Maganda yan sa, kami, maganda yan sa pelikula. Pero itong totoong nangyari. Pero, Kuya Alex, kasi may problema din sila. Pero ang sa akin lang, hindi ako magpapakaano, santa. Kasi ayoko din mangyari yun sa akin. Kaya ang sabi ko lang, go, ano lang yan, ayusin nyo. Ganon. Kasi natatakot kasi ako sa karma. Kita mo. Natatakot ako sa karma. Parang sinasabi na rin ni Kakay, nasa babae yon. Kaya talaga mas matindi yung paghuhusga sa babae. Sa lalaki naman na may asawa, kaya naman lumalakas ang loob,
We have nothing to lose. We have the trophy. Meron kaming championship trophy sa as a wife. Trying is not malakas ang loob, mas confident. Katanong mo? Oh, umami na rin. Hindi. Ang may asawa kasi, piyasa na to, tatry-try ng konti yan. Pagka pumasok, di ba? Pag hindi, we can go back. Ayan ang totoo. Men kasi, by nature, are polygamous. Unlike women, who are monogamous. So, yun na talaga eh. You really believe that? Well, I want to believe it. That's why I want to justify it. You really believe that? Maraming babaeng, Siyempre, meron mga exceptions pa rin, di ba? Pero karamihan nga, monogamous ang babae, ang lalaki, polygamous. Okay, tapos. Kaya babalik ako sa inyo, Ate Kuling, dun sa pagpaparinyo ng license, parang license. Lisensya. Pagka nagginawa mo yan, walang makakapasang lisensya kasi ang dami kong violation. Okay lang yon. Mag-seminar ka lang. Tapusin na lang natin ang diskusyon na ito sa kung ano talagang nasa batas. At ayon sa batas, and I quote, Attorney Lorna Capunan, isang espesyalista sa family law, talagang hindi pantay ang karapatan ng babae sa lalaki pagdating sa kaliwaan. Kasi sa lalaki, kailangan mahuli mo talaga in flagrante delicto na kapatong. Wow. Kailangan talaga caught in the act. Pag pumasok ng motel yan, hindi mo mapapatunayan, walang picture, walang video, baka nanood lang sila ng TV. Nag-holding hands lang. Or nag-order ng pansit, masarap ang pansit sa motel, di ba? Sa Dalia. Ate Green, mag-disclaimer ka naman. Bakit? Batas yan. Ibig sabihin, problemahin ng mga tagagawa ng batas yan, biktima kami. Hindi totoo yun. Kasi sa baba, concubinage ang tawag doon. Under scandalous circumstances, pwedeng makulong ang lalaki, criminal law. Wala ka pang waran. 20 years. Kanina doon sa BPR. Okay. 20 years. Barabarangay lang. Nagkakayusan sa barangay lang. Pero sa babae, hindi mo kailangang patunayan with factual in flagrante delicto. Sakit. Naku. Evidence. Ano ulit yan yung ano? Hindi mo kailangan patunayan na talagang scandalous circumstances, adultery na yon, grounds for kulong. Delict. In flagrante delicto, caught in the act na kapatong. Sa isa pa lang eh. Delicts to. At saka question ko lang yan, madam. Paano kung yung kinaliwa ay ano din? Same-sex? Same-sex. Diba? Does it apply? Kailangan lang natin linawin ba kung paano kung shibuli yung isa. Oh, diba? Marami ganun, no? Iniwan nila yung asawa nila sa shibuli. Feeling ko pareho rin. Dapat ipantay. Alam mo, madali na yan. Alam mo, sabihin lang natin yan kay Senadora Lauren Legarda, Senadora Pia Cayetano, Senadora Grace Po. Sa mga babae. Kailangan ayusin niya na kailangan pantay ang batas. Ito, recently lang, may video na kumalat, nahuli ng babae, yung lalaki. Yung asawa niya lalaki bumasok doon sa motel. Bumuksan, pagbukas talagang naka talagang nakabaliktaran talaga. Alam mo maling-mali. Bakit? Hindi niya nilaki yung pinto. Dapat lang talaga siya mahuli. Nakalimutan niya ang checklist eh. Checklist, lock the doors. Checklist, far away from the walk. Towards the motel. Third by wings. Katrabaho! You have the checklist. Available ang checklist sa www.alexcalia.com. Hurry! Ano yan? Adultery checklist? Adultery checklist? Grabe ka, Ale! Grabe ka! Alam mo, pero ito ha. Ito madalas. Yayaman ka dyan. Hindi, Ate Kuring, ito madalas yung baka gusto mong magkape. Ano kape? Makapiling ka. Alex! Tapusin na daw natin ito. Okay lang. Okay mo na. Ayoko matapos to. Ayusin natin ngayon to. Pero, isa pang di matapos-tapos na issue. Bakit mahilig ang ilang Pinoy sa karneng aso? Sa pagbabalik natin yan dito sa TikTok! Ang init ng usapan kanina
niya, pero sa tingin ko, mas iinit ang ulo ng mga dog lovers dito sa pag-uusapan natin ngayon. Mainit na ulo ko. Dog lovers, yes, Pat. Yes, kamakailan may nahuli sa Bulacan na nagkakatay at nagbebenta ng dog meat. Sa kabila ito ng mga batas na nagbabawal ng dog trade sa bansa, tinanong namin ang mga ibang eksperto, dapat bang kainin ng aso o hindi? Panoorin po natin ito. Ang mga aso. Sa karamihang bahagi ng edukadong mundo, ang mga aso ay alaga sa tahanan at halos kapamilya. Tinagurian ng man's best friend. Minamahal, pinagagamot pa nga kapag may sakit. May mga karapatan sa batas kahit ngayon dito sa Pilipinas. Bawal sa batas, krimen ang humuli, umabuso, kumatay, maghain, magbenta at kumain ng aso. So, ano ito? Aktual na raid na ito ng Animal Kingdom Foundation at lokal na kapulisan ng Barangay San Nicolas, Bulacan, sa lungga ng mga demonyong tinatawag na dog trader. Nakapanlulumo ang dinatnan nilang sitwasyon ng mga kakataying aso. Sa Bulacan pa rin, huli at ipinosas naman ang umano'y isa pang dog trader. Sa Baguio City, naku, matapos ang masusing pagpaplano. At pagmamanman sa isang restaurant doon, isinagawa ng AKF at lokal na pamahalaan ang pag-raid sa restaurant na nagbebenta ng karne ng aso. Nadatnan pa ng mga otoridad ang nakabalot pang bagong katay na karne ng aso sa kusina. Ang mga kawali naman nakasalang sakalan, makikita ang inadobong karne ng aso. Ayon kay Attorney Heidi Marquez Cagiwa, Program Director ng Animal Kingdom Foundation, ang ganitong kalakaran ng katayan, bentahan at paghahain sa restoran ng mga karne ng aso ay kasong palala ng palala sa Pilipinas. Habang tumatagal, mas lalong tumitinik ang mga dog traders at mahirap silang mahuli. Sa tuwing nahuhuli nila ang mga talamak na dog traders, nakaririmarimang mga kondisyon ng asong patong-patong sa sasakyan. Kasi nga itinatago sila, yung isang daan or even 200 dogs, no, na nakatali ang kanilang mga nguso at nakatali ang kanilang mga kamay sa likod, pati na ang mga paa. We were able to rescue thousands already of dogs from the dog meat trade over the years and since we started. Nasa 350 pesos ang presyo ng katay na aso. At kung karneng bibilhin, higit 1,000 piso. Putahe pa rin itong hindi nawawala lalo na sa bandang norte, sa Baguio, Batangas, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Ginagawang dahilan, kultura daw at tradisyon. Ganon? Siguro naiisip nila, ito ay isang exotic food. Ito ay ang iba naman, ang paniniwala naman nila ay ito ay nagbibigay ng init sa katawan. At yung iba naman, ang iniisip nila ay ito ay nakakapagpalakas ng kanilang performance, no, sa intimacy. Kailangan din malaman ng tao that dog meat has never been approved by the National Meat Inspection Service as fit for human consumption. Wala siyang sertifikasyon na ano to, safe. Preparation po nito, yung dugo, yung laway, kung ito ay makain mo, pwede kang ma-expose, no, to rabies. Second, also, syempre, napaka-unsanitary po ng preparation nito. Maraming garapata, may skin issues po yan. So, hindi po nila nakikita yan pag ikaw ay bumibili sa restaurant. Sa tala ng gobyerno, mahigit 300 katao ang namamatay dahil sa rabies sa Pilipinas.
At base sa research ng AKF, ang Pilipinas panglima sa buong mundo pagdating sa lawig ng virus na rabies sa tao. Sa ilalim ng Anti-Rabies Act, may kaparusahan ang pagkain ng karne ng aso. Pero higit pa riyan, ang pagpasa ng Animal Welfare Act kung saan kinikilala at binibigyang proteksyon ang walang laban ng mga hayop mula sa mga walang kaluluwa na maraming tao pagdating sa pagtrato sa hayop. Ang aso ay hindi na pwedeng hulihin, katayin at kainin. Kulong ang aabuti ng kriminal. 250,000 ang maximum penalty kapag it's performed by a syndicate, which is three or more. And if you are making business out of animal cruelty, which is swak na swak sa dog meat trade. And then the imprisonment is 6 months a minimum and the maximum is up to 2 years. Para sa Animal Kingdom Foundation, kahit pa may mga raid at pagsampa ng kaso, marami pa rin ang nakakalaya. Kulang sa ngipin ng batas. Kung walang kakain ng karne, walang magbebenta. Pinandidirihan at pinagtatawanan ng mundo ang Pilipinas dahil may reputasyon pa ring Filipinos are dog eaters. Panahon na para lipulin at patindihin pa ang parusa laban sa mga demonyong kumakain at naghahain pa rin ng aso sa bansang ito. Pag-usapan nga natin dito yan sa TikToks. O di hindi kayo makapanood, hindi ba? Nakakalungkot ako. Siyempre, nung pinapanood ko, sabi ko talaga, may mga kumakain pa rin ng aso. Alam mo, wala namang siguro, meron sa lahat ng parte ng Pilipinas, pero talamak yan sa norte. Bakit? Kasi mula malamig. Pampanga, pataas. Hanggang ngayon, kumakatay pa rin sila at kumakain pa rin ang aso. Ganon. Sabi nila, kultura daw. Pero wala may batas na nagsasabing bawal na yan. Bakit hindi pa rin mapigilan? So, kulang talaga ang batas. Batas. Walang ngipin. So, ayun, nakakatawa, walang ngipin. Yung aso may ngipin. Hindi, ako nung pinapanood ko nga, sabi ko nga kay Corina, hindi ba rin sila natatakot kumain ng aso? Kasi yung mga aso na hinuhuli at kinakatay, yung mga kaling aso, di ba? Aspin. May mga galis nga, sabi nga ni Doktora, may mga rabies. And yet, kakainin mo, ipapasok mo yun sa katawan mo. So, hindi ba the chances of you getting sick also, mataas? Ako, may aaminan ako. Nakakain na ako ng aso. Tapos, alam mo. Asusena. Oo, pero sobrang bata ko pa. Yung ninong ko, nagiinuman sila ng mga kasama niya. Mm-hmm. Tapos tinawag niya ako, sabi niya, halika tikman mo to. Tapos nakita ko talaga, para siyang lechon. Nakalagay siya sa ganun. So ano lasa? Maanghang. Yun ang only impression ko, maanghang siya. Maanghang. Ako naman, hindi kasi ako masayalan sa pagkain eh. Ang lasa niya medyo malansa. Mm. Malansa. Hindi, pero ilan ang alaga mong aso? Ang aso ko is siyam. Wow, ang dami. Ako 25 ang aso ko. So, ikaw meron ako isa. Wala. Bawat sa condo namin eh. Aaminin ko may galit ako dahil sa aso nung... Sorry, kailangan ko lang mag-share. Kailangan ko lang mag-share kasi nung napanood ko, medyo na ako. Gusto ko lang bigyan sa inyo gano'ng kaano yung mga aso. Yung tatay ko, pag-uutusan ako ng hating gabi, bumili ka sa Sari-Sari store. Natatagalan ako kasi may aso nga. Ang sabi sa nanay ko, kagatin mo lang yung dila mo pag lumada ka sa aso. Ganunan. Tapos kung saan titignan. Talaga? Kung saan titignan. Totoo ba yun? Alam mo kung may CCTV nun? Napagtripan ako ng mga magulang. Kasi gano'y tsura ko. Tapos sabi na nanay ko, pag kainabol ko ng aso, maupo ka. Yes! Yes! Hindi totoo yun. Ang hirap tumakbo na kaupo. Ito, para sa akin, seryoso ito. Talagang nangingibang bansa pa ako para mag-fundraising para matigil na talaga ang dog slaughter and eating in the Philippines. First of all, nasa batas na yan, na kailangan, na hindi na yan pwede. Kasi, ewan ko kung bakit ganun yung batas, di ba? Lahat tayo man's best friend. Ako, naniniwala ako, aso may kaluluwa yan. Feeling ko lang. Because they know how to love. Yes. Nakakaintindi sila, dumadamay sila sa'yo pag may hugot ka. Nagbibigay sila sa'yo ng pagmamahal. At kailangan din nila ng pagmamahal mo. Hindi ka naman nila inaaway. So, anong problema mo? Bakit mo sila kakainin? Kasi yung unconditional love talaga. Correct. Unconditional love. And in the Animal Welfare Act, even if you do slaughter and that is already criminal, nakita mo kung paano nila patayin. There is a way to kill even pigs. Lechon, sisig, chicharon.
manok. Hanggang ngayon, ginigilitan pa rin nila, nag-iiyakan yung mga baboy, di ba? So talagang, para sa akin, yung mga pumupukpok ng aso hanggang mamatay, tinatali sila, dapat yun ang pukpukin at itali. Inhumane, oo. Inhumane eh, kasi ang aso walang laban, ang tao may utak. Mm-hmm. Bakit pahihirapan mo yun? And it's about just being painless. I'm curious, Corina, baka you can answer this. Yung act ba yan para sa mga aso lang? Or animals in animal general? Welfare, eh. Dog eating is illegal. Dog eating, okay. Dog and I think cat eating is illegal. Ayun, no, kasi di ba may mga chismis dati, may isang restaurant na mga pusa daw ang pinamatay. Wow. Tinanong ko yun doon sa may-ari mismo. Sabi ko, is it true na pusa ang ginagamit? Sabi niya, Pati, you know that's so ridiculous. To skin a cat, alam mo gano'ng kadaming karne yung makukuha mo. Parang ganyan lang. Oh. You will not go through all that effort just to get kapiranggot na wala pa sigurong isang kilo kalahati. Well, una, alam ko yan, bawal. Ang kasi ng bawa, ng pusa. Pero ang aso, ewan ko kung gano'ng kadaming makukuha mo para karne. Para siyang kambing siguro. Oh. So paano nalalaman kung ano yung pwedeng kainin na hayop or not? Kasi kambing, dapat yung mga domesticated. Illegal, hindi, pero may batas na nagsasabi na ang pagkatay ng kambing kailangan painless. Mm-hmm. At dapat talaga mabigyan pa ng ngipin ang batas. Mm-hmm. Sa pag-enforce, kasi may batas na pero hindi ini-enforce ang mga local government. Oh. Siguro kasi yung mga mayor kumakain din. Oo, sila may-ari. Bigyan nila ng alternative na kabuhayan yung mga kumakatay ng aso. At saka simulan sa barangay, madam. Aminin naman natin, sa Maynila, nakakalatahat ang aso dyan, di ba? Mm. Pag pumunta ka sa mga lugar na, di ba? Kumbaga sa barangay, simulan natin doon na wag na kasi pagka nagkakaroon ng piyestahan, inuman, gaganon lang, di parin hulihin mo yung maraming kaldereta. Diba? So dapat ang alternative dyan, aside from having a batas, dapat rin yung mga LGUs, meron rin silang mga dog pound. Para yung mga nahuhuling mga aspin sa kalye, meron silang mapupuntahan. Kasi siguro, yung mentality ng itong mga humuhuli, mga ano na yan, patapon na. Oh. Diba? Ay, no, I'm just saying, diba, mga patapon na yan. So, walang makakamiss dyan kung correct. Kakainin sila. So, dapat rin may dog pound para doon na lang pupunta yung mga nawawalang mga aso. Kaya saludo ako sa Mandaluyong Animal Shelter dahil sila ay no-kill policy. Oh. Pinaalagaan nila yung mga dog, pinapa-adopt nila. Thank you, Mandaluyong. Maraming salamat. Okay. Basta tayo, dapat minamahal natin yung mga aso. At dapat, inaalagaan natin sila kasi sila, unconditional sila magmahal. Diba? Tama! Mabuti pang aso. Magbabalik po ang TikTok! Okay, sa lahat ng mga pinag-usapan natin ngayong gabi, anong favorite nyo? Ako, dogs. Syempre, yung kaliwaan. Biktima ako. May hugot! May hugot! Ikaw. Ako din yung dogs. Oo, diba? Mahalin natin ang mga dogs natin. Ang batas. Ako, kaliwaan. Kaliwaan sa akin kasi... Seatmates talaga tayo. Cheating mates. Walang may gusto ng tungkol sa ilong kasi walang gustong umamin. Okay, ikaw Alex. Ako yung ano, yung aso, sino dapat ang paayos ng ilong? Yung sa tingin ko yung shih tzu sa impag. Saka hindi ko alam kung pwede magkaliwaan sa aso. Kasi minsan may nakita ko may isang partner, Di ba, ang aso ang walang talagang wala. Stick? Wala. Maligaw puso. Iba rin to eh, no? Hindi, nakikita ko saan sila nag... Di ba may mga ano, nagkakabitan doon, nagdo-dog style? Alam mo, grabe ka, kasi ito may sense. Paano magsabi ang dog? Magsisex sila, di ba, ginagawa nila dog style. Ano, style lang? Style lang. Kasi dog na sila eh. Ano, tara, style tayo. Alam ka, ayan, huwag nga ika-cut yun ha. Paano pag aso ka na? Di ba, pag sa China, order ka ba ng Chinese food? Siyempre, sa China ka na. Pag aso, tara, style tayo. Style lang. Bayan, wala tayo. Alam nyo, mga kaibigan. Pero ito ha, nakita nyo naman, tuwing Sabado sa bawat episode, iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Kasi dapat pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Pero sa trip ha, walang basagan. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Sama-sama tayo muli sa susunod na Sabado, dito lang sa Signal TV, ito ang... TikTok!